Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay kung paano tayo gumawa ng thumbnail ng ating mga videos or video sa ating YouTube channel kasi meron siyang required na size. So dito sa tutorial na ito, magpo-focus ako sa using mobile phones. Kasi madali lang gumawa sa mga previous tutorial ko, ang ginagamit ko na paggumawa ng thumbnail ay using Photoshop or Illustrator or InDesign. So sa tutorial na ito, magpo-focus ako sa mobile application or mobile sa ginagawa sa mobile kasi karamihan sa atin ay ginagamit ay mobile. Ngayon ginagamit ko for ilang months mobile na ginagawa, doon ako gumagawa ng thumbnail. Meron siyang required na size. Pag kumuha tayo sa Google ay pag in-upload natin ay hindi niya tatanggapin. O kaya by custom image tayo, meron tayong image sa specific video na yon, tapos pag hindi natin mailagay-lagay basta kasi may required na size. So pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga in-upload kong video. So kailangan natin kung sa mobile lang, kailangan natin ng application para ma-resize natin ang ating photo na gagawin natin thumbnail or malagyan natin mga other text or images. So ang kailangan natin sa tutorial na ito, magpo-focus ako sa InShoot application kasi ito free. So pag wala pa kayong naka-download sa inyong phone na application na InShoot ay punta kayo sa inyong Play Store and i-type nyo doon na InShoot. Ito yung makikita nyo na ito yung logo niya. So i-touch ko yan and punta ko dito sa photo. By the way, meron akong tutorial nito paano gumawa ng video or paano mag-edit dito. So sa tutorial na ito, magpo-focus muna ako sa thumbnail. So pupunta tayo dito sa photo and pagkatapos i-delete ko to kasi merong nakasave dito na previous. So pag first time kayo gagawa, ganito yung makikita nyo. And isi-select ko yung photo na to. Example yan ang gagawin kong photo. And pupunta tayo dito sa canvas and pipili natin dito ay YouTube. Yung thumbnail na to ay para sa YouTube and i-ano natin yung okay. Iyon ang pinaka requirement na kailangan may fit natin doon sa sizes na required ni YouTube para magamit natin yung thumbnail. So halimbawa, meron ito yung gagamitin natin na thumbnail, i-customize ko to, tanggalin ko lang yung background and punta ako dito sa cutout and kung makikita niyo natanggal yung kanyang background, so i-click ko yung okay, so wala nang yung background at saka pwede kong i-adjust ito. And pagkatapos punta ako dito sa canvas and punta ako dito sa background at saka pwede ako pumili dito sa mga background dito na nakalagay dito, halimbawa or maglalagay ako dito ng image. Since wala pa ako naka-download dito na image, ay pupunta ako sa Google at saka magda-download ako dun. Punta ako dito sa aking browser and maglagay ako dito ng background. So by the way, ang ginagawa natin sa thumbnail natin ay yung related sa ating video. So ginagawa ko sa aking yung landscape. So example lang ito, pre-photo and isave ko sa aking phone and punta ko dito ulit and punta ko dito sa background, dito sa background na makikita ko siya dito. So yan yung picture na yon. Yung background na yon at saka pwede kong mag-customize dito ng kung gusto ko. Halimbawa kung gusto ko palitan yan, punta lang ako dito sa mga color na predefined dito. And balik tayo dun sa photo, itong photo na to. And adjust natin ng konti ito. So okay natin. So pag okay na tayo sa background, pwede natin maglagay dyan ng mga additional images kung gusto natin. So example natin, usually ang ginagawa ko, pupunta ako dito sa halimbawa, ginagawa ko, ito yung tutorial ko. Saan ba yung video na ginawa ko? So, meron ako ginawa dito na tutorial.
Ang ginagawa ko, nagpupunta ako dito at saka halimbawa sa part na to. Saan yung video na ginawa ko? So yan na lang itong intro ko. So ang intro ko niya, halimbawa yung ganyan ang i-screenshot ko, tapos post ko yung video, tapos i-landscape ko, tapos screenshot ko, tapos i-import ko siya dun. Or pwede kang kumuha sa Google yung pinakita ko sa inyo. So halimbawa mag-add pa tayo dito ng image na second layer, ay punta lang tayo dito sa sticky. At saka i-click natin dito yung image, yung second to the left. At saka mag-import tayo sa ating camera. So example, ito yung i-import ko. Yan. Saka i-reposition natin dito. Or gusto natin i-adjust. Halimbawa yan. So medyo takpan natin to, yung stock photo na lang yan. So yan. And kung gusto natin maglagay dyan ng text, ay maglagay tayo lang dito ng halimbawa the tutorial. And adjust natin dito sa baba. Mali pa yung spelling. Hindi ko kasi ano, kanina natatakpan yung tutorial. So yan. And dito sa text na to, kung gusto natin palitan yung mga font niya, punta lang kayo dito. Kung makikita nyo, nag-change dun. Kung yan ang gusto nyo. Tapos kung lagyan nyo ng background. Currently, iset natin yung halimbawa yan, red. And pwede kayo pumili dito sa mga option dito. So yan. So kung gusto niyo palitan ng sizes styling yung text, punta lang kayo dito at saka. So yan, iset natin ng ganyan. Ito na lang. So yan. And check natin yung okay. So may hindi readable dyan. Dito na lang natin ilagay sa taas. So yan. So pwede niyong i-customize dito yung inyong mga ano ba yun, na yung thumbnail niyo. Halimbawa gusto niyo palitan yung image na to ng gusto niyo yung i-enhance, pwede niyo yung explore. Kung gusto niyo i-crop, i-rotate at saka yung mga sticky effect, pwede niyo yung explore dito yung mga available dito na option. So yung SAM is not free, but most of the common na ginagamit ay free. So pagkatapos natin ay pwede na natin i-render at saka pwede na natin i-apply sa ating thumbnail. So pag i-export natin, pindutin lang natin to, yung sa taas na to, yung arrow. So ibig sabihin, kaganiin nag-show ang advertise na to dahil yung version natin ay free. So pagkatapos, punta tayo dito sa ating image, sa ating library, sa phone library, at saka ito na yung output ng ating ginawa doon kanina. So I hope may natutunan kayo sa video na ito or may napulot kayong aral, and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel. And ito na yung ating nagawa na thumbnail.